Ang Bulkang Canlaon ay isang aktibong bulkan na nasa isla ng Negros sa Kabisayaan. Ang bulkan na ito ay isa sa mga paboritong lugar na pinupuntahan ng mga mamumundok dahil sa mga magagandang tanawin mula dito. Pero alam nyo ba na may kakaibang pinagmulan ang Bulkang Canlaon? Narito, ikukwento ko sa inyo ang alamat ng Bulkang Canlaon. Pagtiyagaan ninyong panoorin ng buo ang kwento na ito upang masigit kayong masiyakan sa alamat ng Bulkang Canlaon. Sa isang malayong lugar ng Bisaya sa Negros Oriental ay may isang hari na ang pangalan ay si Haring Laon na may mabuting kalooban. Matulungin sa mga may hirap at pantay-pantay na pagtingin sa kanyang mga nasasakupan. Katunayan nito, ang kanyang mga magsasaka ay binibigyan niya ng kalahati ng kanyang mga inyong pananim kapalit ng tapat na paglilingkod sa kanya ng mga ito. Isang araw habang namamasyal si Haring Laon sa kanyang napakalawak na bukirin ay may napansin siyang kakaiba sa tuktok ng bundok. Ito ang unang pagkakataon na nakita ng hari sa bundok na iyon. Tila isa itong malaking ulupong na may walong ulo. Kaya agad siyang nagbalik sa kanyang kaharian upang utusan ang mga kawal na puntahan at sugpuin ang nakita niyang tila malaking halimaw sa tuktok ng bundok. At dahil sa dapit hapon na nang makarating at masabi ng hari sa kanyang mga kawal ang kanyang nakita ay minabuti na niyang ipagpabukas na ang pag-akyat sa bundok dahil lubhang napakamapanganib kong aabutin ng gabi sa bundok ang kanyang mga kawal. Malalim na ang gabing ngunit gising pa rin si Haring Laon dahil sa pag-iisip niya na baka sumalakay ang napakalaking ulupong na iyon sa nilang lugar. Nasa ganoong pag-iisip ang hari nang biglang makarinig siya ng mga sigaw at iyak ng mga tao sa labas ng palasyo. At nang biglang may tumawag sa hari na kawal, "Mahal na hari, sinalakay tayo ng salot na iyong namataan sa tuktok ng bundok," at agad inutusan ng hari ang kawal. Tawagin ang lahat ng kawal at patayin ang mapaminsalang salot na iyon, at agad sumunod ang kawal sa utos ng hari. Maya-maya pa ay nagbalik ang kawal na tila ba napakalungkot at siya ay nagwika sa hari. "Haring Laon, hindi po namin nasugpo ang salot ngunit amin siyang naitaboy pabalik sa tuktok ng bundok," agad sabi ng kawal. Kung ganon ay mainam kahit papaano ay natigil ang kanyang pananalanta sa ating lugar, ang sabi ni Haring Laon. At ilang beses pang naulit ang pananalanta ng napakalaking ulupong na may walong ulo. Subalit hindi talaga kaya ng mga kawal ng hari ang ulupong dahil sa napakalaki nito at bumubuga pa ito ng apoy na tila para itong isang dragon. Dahil sa natatakot na ang hari na baka kung ano pa ang mangyayari sa kanyang kaharian, lalo na sa kanyang nasasakupang mamamayan, kumonsulta na siya sa mga pantas. Sila ang mga matatalinong nilalang na maraming kaalaman kung ang pag-uusapan ay mga ganitong pangyayari. May mga pantas na nagsasabi na mag-alay ng magandang dalaga sa malaking ulupong na may walong ulo upang tumigil ito sa paminsala. Ngunit labag sa kalooban niya ang pasyang iyon sa kadahilan ng may anak din si Haring Laon na napakagandang dalaga. Labagman sa kalooban niya ay pinaabot pa rin niya sa mga nasasakupan niya ang balitang iyon. Sa takot ng mga kadalagahan na baka sila ang gawing alay sa ulupong ay pinintahan nila ang kanilang mga mukha upang matakpan ang kanilang mga kagandahan. At nang naglibot na ang mga pantas upang pumili ng dapat ialay sa ulupong ay wala silang mapili dahil sa ang lahat ng dalaga ay nagmistulang nasunog ang mukha ng dahil sa apoy na ibinubuga ng ulupong na may walong ulo. Bigong bumalik ang mga pantas sa kaharian. "Mahal na Haring Laon, wala po kaming napili dahil lahat sila ay nasunog ang mukha ng abutin sila ng apoy na ibinubuga ng higanteng ulupong," sabi ng unang pantas. Subalit si Prinsesa Talisay na lamang po ang natitirang maganda sa ating lugar, ang sabi ng ikalawang pantas, nalungkot ang Haring Laon sa kanyang narinig.
aking amang hari kung ako na lamang ang tanging pag-asa upang matigil ang pamiminsalan ng ulo pong ako po ay pumapayag na maging alay, ang matapang na wika ng prinsesa. Samantala, isang banyaga ang nakabalita sa pananalanta ng ulo pong inalok ng binata ang hari ng kanyang tulong, at nagsabi na siya ang pupuksa sa malaking ulo pong na may walong ulo, matapang kabinata. Kung mapapatay mo ang salot na ulo pong ay ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng aking yaman. At ipapakasal ko rin sa iyo ang kaiser isa kong anak na si Prinsesa Talisay, ang wika ng hari sa matapang na binata. Lingid sa kaalaman ng marami ay may kapangyarihan ng binata na makipag-usap sa mga hayop at insekto. Kaya sa kanyang paglalakbay ay kinausap niya ang haring langgam na tulungan siyang sugpuin ang higanteng ulupong sa pamamagitan ng pag-apang nila sa katawan nito at kagatin ang ulupong. Malapit na siya sa tuktok ng bundok nang makasalubong niya si Haring Putakti at sinabi niya ang pakay niya sa bundok at humingi siya ng tulong dito na atakehin nila ang mata ng ulupong upang hindi ito makakita. At sumang-ayon naman ang Haring Putakti sa kanyang plano, dumating ang binata sa tuktok ng bundok at nagsimula ng gumapang ang mga langgam sa katawan ng ulupong. At sinugod ng mga putakti ang mga mata ng ulupong at hindi na alam ng ulupong ang kanyang gagawin dahil sa sakit ng kanyang nararamdaman. At sa gitna ng labanan ay napadaan ang mga uwak at pinakiusapan ito ng binata na tulungan siya sa pagsugpo sa malaking ulupong at hindi naman siya nabigo dahil tinulungan siya ng mga uwak. Pinagtatuka nila ang walong ulo ng ulupong kaya nagkaroon ng pagkakataon ang binata na mapugat ang bawat ulo ng malaking ulupong pagkatapos ng matinding labanan. Siya'y nagbalik sa kaharian na dala ang walong ulo ng higanteng ulupong at agad na karating ang balita kay Haring Laon at sinalubong niya ang magiting na binata. Binabati kita sa iyong tagumpay matapang na binata, ngunit hanggang ngayon ay hindi ko pa alam ang iyong pangalan, wika ni Haring Laon. Kaon po ang aking pangalan, mahal na hari, magalang na tugon ng magiting na binata. Tinupad ng hari ang kanyang pangako na ang kalahati ng kanyang yaman ay ibibigay niya kay Kan, pati ang pangakong pagpapakasal kay Prinsesa Talisay, at masaya naman silang nagsama bilang mag-asawa. Simula noon ang bundok ay pinangalanan na Kan Laon upang sa pag-alaala sa katapangan ni Kan at kabaitan ni Haring Laon. Maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli. Huwag palang kalimutang mag-subscribe sa channel na ito at pindutin ang bell button para makatanggap ng notification para sa mga bago kong uploads.